Boker Tov, that is good morning in Hebrew. Boker Tov, magandang umaga muli sa bawat isa. Welcome to the message for today entitled A Different Way of Presenting the Gospel about Jesus Christ, Direct and Fearful. Ang title po natin ay A Different Way of Presenting the Gospel about Jesus Christ, It is Direct and Fearful. Yun po ang ginamit ng Hebrews chapter 6 author upang ipresent po ang gospel sa atin in a different perspective or in a unique way. Kasi iba't iba po ang pagpapahayag ng gospel, but this time, iba yung pagpapahayag ng Hebrew author to the audience ng mga Hebrews or Jews. So ang ating pong tatalakayin sa umagang ito na text ay matatagpuan sa chapter 6. Ito po ay sa Hebrew chapter 6. At ito pong Hebrews chapter 6 ay very controversial chapter po ito, kasi dito po ay tinatalakay na parang quote unquote, nawawala yung ating kaligtasan. At ginagamit ito ng mga kalaban upang maipa-present ng kanilang ibang paraan na ang ating kaligtasan ay nawawala. So this time, ating pong ipapahayag ang salita ng Diyos sa pamagitan ng ating pagbabasa ng chapter 6 ng Hebrews. Ang title po dito ay A Different Way of Presenting the Gospel about Jesus Christ, Direct and Fearful. No? At ati pong ipapakita na hindi po ito ang chapter or mga verses na nagpapahayag ng ating kaligtasan ay mawawala. So, mga kapatid, mga partners in tennis, kung nandyan po kayo, I welcome again to the message for today. Ati pong babasahin ay ang chapter 6 ng Hebrews at ati pong tatalakayin ang mga salita dito ng Panginoon. No? So, let us begin. Boker Tov, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to the message for today entitled A Different Way of Presenting the Gospel about Jesus Christ. It is Direct and Fearful. Ang ating pong verses na babasahin ay matatagpuan sa Hebrews 6, 1 to 11 at 12. At ating po itong bibigyan ng pansin, makibukas po kayo sa akin. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia kung mayroon kayong Biblia dyan at sa chapter 6 ng Hebrews. No? Ito po ang nakasulat sa akin, English Version, New King James Version. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of the doctrine of baptisms and of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. And this we will do if God permits. Verse 4, chapter 6 ng Hebrews. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open sin. Verse 7, for the earth which drinks in the rain that often comes upon it and bears herbs useful for those by whom it is cultivated receives blessing from God. But if it bears thorns and briars, it is rejected and near to being cursed, whose head is to be burned. But beloved, we are confident of better things concerning you, yes, things that accompany salvation. Do we speak in this manner? For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those
who through faith and patience inherit the promises. Tayo manalangin, Panginoong Diyos na aming Ama, kami ay muling nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakakabasa na iyong mga salita. At alam po namin, Lord, ang iyong salita ay makapangyarihan sa lahat. Ito, Lord, ay nagpababago sa aming puso at isipan, nagbibigay sa amin ng pananampalataya kung wala pa. Kung mayroon na, kami, ito ay nagbibigay sa amin ng dilig upang lumago po ang aming pananampalataya. I-bless mo po ako, Lord, sa aking pagpapahayag po, Lord, ng iyong salita. Gabayan mo po ako, Lord, at ang makikinig. Buksan mo po, Lord, ang kanilang puso't isipan upang maintindihan talaga yung pag-ibig na binigay sa amin ng makasalanan. I-bless mo kami at dalangin namin ito in Jesus' name. Amen. Magandang umaga muli sa bawat isa. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay very important po ito kasi ang chapter 6 po ng Hebrews ay ginagamit po ito ng maraming mga tao, even sa ating mga kapatid sa pananampalataya na naniniwala ng ating kaligtasan ay nawawala. Pero isa-isahin po natin itong mga verses sa chapter 6 upang maipahayag natin na it is a different way of presenting, a different perspective of presenting the gospel about Jesus Christ to the Jews, no? Alam po natin ang Epistle of Hebrew ay ito po ay sulat, no? Pag sinabing epistle ay parang sulat sa isang author na ang address niya po ay mga Hebrews or mga Jews. Ang Hebrew po ay sila po ay mga Jews, hindi po sila mga Gentiles. So ang ibig sabihin ng Jews po ay sila mga naniniwala na sila doon sa kanilang Bible, yung Tanakh, at alam nila ang mga principles na ibinibigay doon, no? Lalo na sa Torah. So, alam po natin ang pinaka main na ina-address ng author ng Hebrew Epistle ay yung unbelief ng mga Jews. Kasi ang mga Jews sa kapanahonan na to, they're in the crossroad. They're in the crossroad na sila ba ay magpapatuloy doon sa kanilang pananampalataya kay Jesus? Ubabalik sila sa kanilang dating sistema, which is Judaism. Kasi sila po ay inuusig at sila ay parang minority lamang. Sila ay nag-iisip kung totoo ba talaga itong salvation through Jesus Christ at ito ba talaga ay iba doon sa aming pananampalataya. At sila po ay nagdadalawang isip. Kaya ang purpose ng Hebrew writer dito ay parang ini-encourage niya na do not be discouraged. This gospel is true at dito po ay ito ay totoo at hindi tayo mapapahamak dito. So, kaya kung babasahin natin ang chapter 6 ay dapat meron tayong background about ano yung sinasabi ng Hebrew writer doon sa mga previous chapters. So, babalikan lang natin for parang review lang. Sa chapter 1 po ay pinapakita po ng Hebrew writer na Jesus Christ. Si Jesus ay mas mataas sa angels, no? Alam po natin ang angels ay spiritual being yan, pero pinapakita ng Hebrew writer na Jesus Christ is above the angels. And in fact, he is not only above the angels, but he is the God who created the heavens and the earth, no? At makikita natin niya sa verse 6 ng Hebrew 1 at verse 8 ng Hebrew na talagang sinabi ng God, you are God, no? Parang ganon ang sinasabi nila. Basahin ko lang. Sabi dito, but to the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever, no? At dito sa verse 10, you Lord, referring to Jesus Christ, to, sabi ng God, you Lord, in the beginning, laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hand. So, nakita natin na pinapakita ng Hebrew writer that Jesus Christ is above the angel, and He is God. Doon sa chapter 2, pinapakita na ang salvation po ito, na system of salvation, the way of salvation, is so great, na sabi na, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord, si Jesus Christ, and was confirmed to us by those who heard Him. So sabi ng writer na, how shall you escape? Paano ka makaka-escape sa iyong kasalanan? Paano ka makaka-escape sa penalty of sin, which is hell, if you do not believe on this salvation na ipinapakita sa atin dito sa Hebrew writer? Na in-explain ni Jesus Christ at in-explain ng mga apostol. At doon din naman sa chapter 2, sinasabi din niya na si Jesus Christ na God,
ay bumaba doon sa level ng man. Kasi alam po natin, God, angels, tapos yung man, tapos yung creation niya, yung earth. Ang nangyari nung man, nung nagkasala tayo, dati ang earth o mga creation ay under sa atin. Sabi kay Adan, under sa iyo yan, Adan. So, ang creation ay under sa man, pero na nag-fall yung man, parang nawala na yung kanyang pag-iisip, na naguluhan na siya, minsan ini-highlight niya yung creation na mas mataas sa kanya. Kaya marami yan sa mga pagan ay nag-highlight sila, nag-worship sila sa mga moon, sa mga sun, kasi nawala na yung isip nila na mas mataas ang man kaysa earth or sa creation. So, again, God, si Jesus Christ nandun sa level ng God because He is not a created being. Angel, spiritual being, man, and creation. So, kasi nawala na yung glory ng man, kailangan bumaba, kailangan ibalik yan, makabalik yung glory ng God. Kasi sabi nga, ang glory naman, kasi sabi nga ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, the objective of Jesus Christ coming to earth, nag-incarnate siya, God siya, nag-incarnate siya, nagkatawang tao siya, is to rectify or to bring back the glory of man, kasi hindi natin kayang ibalik yung glory na yan. Hindi natin, no one is good, not one. All have sinned and fall short of the glory of God. In the perspective of God, hindi tayo nakakaabot at hindi natin kayang gawin ang mga mabubuting bagay upang tayo makabalik. We are fall short of the glory of God because of our sin. By nature, we are all sinners at nalilito tayo. Kailangan ibalik ni God. Kaya nga dito ay bumaba si Jesus Christ. At doon sa chapter 3, pinapakita din ng Hebrew writer na Jesus Christ is above Moses. No? And in chapter 4, sabi niya, I was still offering you the rest na dapat niyo matatagpuan sa salvation na to. And then, pinapakita nun sa chapter 5, yung pinaka-priesthood of Jesus Christ. Pero dito, kaya ko in-explain yan, kasi pag pumunta ka agad tayo sa chapter 6 at babasahin natin, no, ma-out of context tayo at sabi ko nga, this is a controversial chapter at sabihin natin, oh, nawawala ang ating kaligtasan. So, isa-isahin po natin to. Una-una po ay, tingnan natin yung mga basic principles about Christ. Ano ba yung mga basic principles of Christ? And why should we leave the discussion of it so that we can go to perfection? Number two, ito nga yung pinaka-topic natin. The different way of explaining the gospel. Yun yung pinaka-controversial, yung 4, 5, and 6 na verses. Na napakita natin na this is a different way of expressing the gospel. And the number three topic is comforting us, encouragement, at na we are on the good side and we can inherit the promises talaga. So, una-una, what are the basic principles of Christ and why do we leave the discussion of it to come into perfection? Number two, the unique or different way of presenting the gospel sa mga Hebrews, direct and fearful yan. And number two, the encouragement na dapat talagang tayo dito sa tamang gospel. So, dito po ay sabi dito, therefore, sabi ng verse 1 ng chapter 6, therefore, leaving the discussions of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Sabi ng author, iwanan niyo na yung mga basic principles of Christ so that we can go on perfection. So, sa atin po ngayon, bilang review po, kailangan natin i-list muna yung mga basic principles. Magbigay po lang ako ng perspective or background po para maintindihan natin ito. Kasi tayo pong mga tennis players, ay alam po natin yung mga basic principles of tennis, no? So, magbigay lang ako ng dalawa. Alam po natin sa mga tennis player, marami tayong mga basic principles, pinag-aralan niya. Number one, basic principles ay eyes on the ball. Eyes on the ball, sabi. That is the basic principles. In fact, sabi pa nga ng isang kasama natin, dapat daw tingnan natin yung hibla ng bola, yung fiber ng bola, or yung tatak, kung anong slashinger ba yan. Makikita natin yan kung ano talaga, bago natin paluin. Yun ang pinaka-basic principle ng tennis. Basic principle ng tennis. Dapat, bago mo paluin yung bola, tingnan mo talaga eyes on the ball. Number two na basic principles na atin din pinag-aralan ay you should put your feet on the ground, stable ka dapat before hitting the ball para malakas yung may power ka. Yung number, dalawa lang gagamitin natin,
eyes on the ball and put your feet in balance in the ground before hitting the ball. Pero mayroong isang champion doon, kunyari si Nadal o si Djokovic o si Federer, inassess yan ng isang tao. Sabi na, I will assess your basic principles on tennis. So tiningnan niya, naglaro na si yung champion na to doon sa isang major league, no? O sa isang malaking event. Inassess niya, wow! Sabi na, hindi ito sumusunod ng basic principles. So pinuntahan niya ngayon, sabi na, Nadal, Djokovic, Federer, I think you failed on the basic principles of tennis. I did not see you looking the ball. Hindi raw niya nakitang looking the ball when you hit it. You almost, in almost all the hits na binigay mo, hindi nakalapat yung paa mo. Minsan nagdadive ko pa. Pero sabi ng champion, but I'm the champion. I'm the winner. Anong point dito? Ang point dito ay, kailangan natin malaman yung mga basic principles. But if we want to have a perfection, we should go into another level. Another level. Kaya ang sabi din dito ng Hebrew writer, let us leave the discussion of basic principles. Ano yung mga basic principles? For the review lang. Ang basic principles po ay, number one, repentance from dead works and faith toward 6 ito, 6. Pero we'll put it into 3 partners ito kasi palagi magka-partner ito. Number one partner, ang unang pairing dito ay repentance from dead works and of faith toward God. So, kailangan natin mag-repent from dead works. Even yung dead works kasi yung walang kabuluhan na mga gawain. Even yung mga mabubuti nating ginagawa sa pagtulong, pag hindi yan ayon sa panuntunan ng God, dead works yan sa God, dead works yan sa God. At ang tingin ng God niyan ay filthy rags, maduming basahan yan, filthy rags yan. How much more kung yung ating makasalanan? How much more yung ating makasalanan? So, ang sabi ng Hebrew writers, ito yung mga basic principles. You have to leave your sins and even your mga dead works na hindi naman karapat-dapat yan. Maski maganda yan sa paningin mo, you have to repent from that. Kasi hindi yan ang nakakaligtas talaga. And have faith on the God. No? So, pair number one, repentance from dead works. In fact, doon sa ating Bible study sa Baguio, dahil sa aking eagerness to present the gospel about Jesus Christ, pinakita ko na si Jesus Christ. May nagtanong sa atin doon, di ba ang ating ay repentance? Sabi ko, oh, repentance. No? Kasi lumampas na ako, hindi ko nabansin na dapat may repentance. So, unang pairing, repentance from dead works and faith of Jesus Christ. Number two, ay baptism and laying of hands. No? Alam po natin, si Pablo po, inilay hands niya si Timothy. No? Tayo din po ay naglilay hands tayo. So, symbolism na nagpapadaloy ng blessings. And we believe on the baptism. Baptism na kailangan ang lahat ng mga believers ay mabaptize. Ang lahat ng mga believers at mabaptize. We are teaching baptism if you are confessing na kailangan mo magpabaptize kasi to present to the whole world, to the people, physically, and to the angels, and to the devils na hindi nagbabasa ng ating mga iniisip, nakita niya, yan pala yung nagpabaptize, ibig sabihin lumipat na yan ng kingdom from the kingdom of Satan to the kingdom of God. So yun ang purpose ng baptism. No? We are not disagreeing with that. Then, we also believe on the resurrection of the dead and eternal judgment. The pair number three, resurrection of the dead and the judgment. We believe that we teach na talagang si Jesus Christ ay nag-resurrect bilang first fruit. Siya yung parang ating unang example na napagtagumpayan niya yung kamatayan. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he will die, he will live. Ibig sabihin, kailangan natin mag-believe sa kanya upang we can have resurrection. Dalawa lang po ang resurrection nun. It's either you will be resurrected in glory with God or you will be resurrected in damnation, in the hell of fire. So, naniwala po tayo doon
naniwala din po tayo ng judgment that we are already judged because we are all sinners. Sabi nga sa John 3:18 na those who believe in Jesus Christ are saved and those who are not condemned already, past tense, condemned already. And we will be condemned in the eternal lake of fire if we do not believe. Again, these six basic principles is very important yan. But sabi ng author, let us leave that to elementary. Let us leave these elementary teachings. We're not saying that these are not bad. No? We're not saying na ito bang mga basic principles ay hindi natin paniniwalaan natin. So, balik tayo dun sa aking sinabi si isang champion doon. Tinanong siya, you're not using the basic principles of tennis in your playing. But do you believe that you should look on the ball before hitting it? Siyempre, sabi niya, yes, I believe that I should look on the ball. But how can I look on the ball parang moving at 120 kilometers per hour? Hindi na makikita. Basic instinct na lang ng player yan to hit the ball. Tinitingnan niya, pero parang hindi na lang niya tinitingnan kasi alam na niya instinct. So yun ang ibig sabihin ng let us leave the basic principles. Again, we're not against the basic principles. Kaya nga tinatanong tayo, do you believe in repentance? Kasi marami pong mga ibang makasamahan din natin na sabi na hindi na kailangan mag-repent. Kasi kung mag-repent tayo, that is part of the work. Parang inaano natin na grace na tayo, diba? Marami namang nag-iisip, nagdidebate pa kung kailangan ba talagang i-baptize. Siyempre, we believe that every believer should be baptized. What we don't believe that it is the cause of your salvation. Again, the good works, your ceremony, your sa ating tinatawag ay parang ordinances is needed, but we do not believe that it is part of our salvation. Salvation is all of God. Ngayon, I hope na malinaw sa atin yung basic principles na yan at hindi na tayo magdi-discuss dun, magdi-debate pa ba tayo kung tayo maliligtas sa repent and be baptized. Sabi kasi ng Acts 2:38, repent and be baptized for the remission of sin. Yes, we believe on that. We should repent and be baptized. But we believe that our salvation is all of God. It is about the finished work of Jesus Christ. It is about the righteousness of Jesus Christ imputed to us. It is about the divine accomplishment of Jesus Christ. It is not about our works. It is about the divine accomplishment of God. So ngayon, pupunta tayo dito sa pinaka controversial na verses at ating ipaliwanag ito ay entitled it. It is a different way of presenting the gospel about Jesus Christ. Because again, look at the purpose of the Hebrew epistle ay ang kanyang purpose ay talagang mawala yung unbelief ng the sin of unbelief na talagang mag-trust kay Jesus Christ kasi yun ang basic sin eh. In fact, doon sa sinabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God which takes away the sin, the sin of the whole world. Ang pinaka basic sin talaga natin is the sin of unbelief. So, bear that in your mind when we listen to this one. Sabi dito, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come. Iniisa-isa niya yan. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame. So marami pong nagdi-discuss dito na ito ay ginagamit na mawawala yung ating kaligtasan. Kasi sabi ng iba, itong mga signs na to, having tasted the heavenly gifts, were once enlightened and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, ito yung mga sign na ligtas na. Mayroon namang nagdidepensa na these are not signs na ito po ay ligtas na. Pero let us leave that to the table. Ang isipin natin na these are the Jews. These are the audience of this letter is Jews.
na alam po nila nakaranas na po sila ng mga miracles of Jesus Christ. Nakita na nila yan, nakita nila yung paghati ng Red Sea na dumaan sila doon in a dry land at yung kalaban nila in a wet land. Pinoprovide sila ng pagkain doon sa desert for 40 years. Meron silang mana, tapos kung kailangan nila ng water, nagpo-flow ng water. Kung kailangan nila ng meat, nagsawa na sila sa mana. Binigyan sila ng quail, meat of quail, yung bird, no? At alam po natin na hindi sila pinababayaan ng God. No? They have tasted it. Yun lang nga doon. But anyway, we will not focus kung ito po ay ano. Pero ang point dito, tatlo lang po ang aking sasabihin dito. Kasi if this is the way of salvation, I think this is not, this is, kung ang point natin dito na ito ang tao na to ay nagkasala, nanampalatayan siya, tapos nagkasala siya, titingnan natin yung principles ng salvation. Ang ating pong principle ng salvation ay, even in the last time, we will be saved, no? Kasi nga sabi dito, ito nagbabiolate, no? If it is impossible, impossible daw for those who have this one, impossible daw if they fall away. Impossible, fall away and renew them again to repentance. Sabi nito, pag ikaw ay mananampalatayan na, patas nagkasala ka pa, hindi ka na maliligtas. No, yan ang ibig sabihin nito. Kasi sabi, if it is impossible for those who have tasted, etc., etc., and they fall away, to renew them again to repentance. So, imposible daw na ang tao po ay nagkasala, tapos man naniwala siya, tapos nagkasala na siya. Una-una, hindi po imposible. Kasi ang ating pong salvation na paraan ay, even to the last days, you will be saved. Tingnan mo yung magnanakaw doon sa katabi ni Jesus Christ sa Lucas 22 verse 42. Sabi ng magnanakaw, last he read na niya yan, sabi na, Lord, remember me when you will be in your kingdom. Sabi ni Jesus Christ, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. So, napakita doon na even in the last minute of your life, if you will believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. At mayroong isang verse doon sa 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians 5:5. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 5:5. Basahin ko lang ito para mayroon tayong ano na ipapakita ko sa inyo na even to the last time, even magkano ka ka makasalanan, ay maliligtas ka, no? Sabi dito sa 1 Corinthians 5:5. Sabi, ito kasi ay about ito yung mga nag-report na sexual immorality. Sabi dito sa verse 5. Deliver such one to Satan. Ito yung mga nakikiapid doon sa kanyang father's wife niya. Makasalanan talaga ito. Sabi nga, deliver such a one to Satan for destruction of the flesh that his spirit may be saved in the day of the Lord. So ang paraan nito, extreme paraan nito, sabi itong mga nangangalunya, in fact, sabi nga, hindi nga dapat gawin na yan eh. I-deliver mo siya to Satan for the destruction of flesh. Para maligtas siya so that his spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. This is an extreme way ito na i-believe, bigay mo siya kay Satan para mahirapan ang kanyang flesh so that maligtas siya sa mga huling araw. So ang point ko dito ay, it is not impossible. It is not impossible na pag tayo nagkasala, pag hindi nga mawawala yan eh, na makabalik pa. Kasi ang principle dito na pinapakita, kung ikaw ay mananampalataya, tapos nagkasala ka, imposible ka nang makabalik. It is not the principle of our didactic teaching or teaching natin na kung ito po ay, mawawala ang iyong kasalanan. Kasi lahat po ng tao ay maski magka-backslide siya or something, ay mayroon term, pero hindi tayo na makabalik pa talaga siya. Makabalik. That is that one principle na pinapakita ko dito. That this is not, na nandun ka na, tapos na imposible na. Number two na clue dito ay, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open sin.
So decrucify again. So ibig sabihin, did he not agree on the crucifixion of Jesus Christ on the first stage, on the first ginawa ni Jesus Christ? Kasi gusto pa nila ipako ulit si Jesus Christ. So they do not believe that Jesus Christ died for their sins, and they do not believe that the work of Jesus Christ is already finished. Finished, no? Kasi sabi na ni Jesus Christ doon sa cross, it is finished. The salvation is finished. All you have to do is believe. So these people are looking for another Messiah or another way of salvation. Ang sabi ng Hebrew writer, if you were asking for another way of salvation, if you are asking for another way of salvation, you put him to an open shame. You put him in an open shame. If you are looking for another salvation, because the Jews are looking for a Messiah, hindi yata ito ang Messiah natin si Jesus Christ. Sabi ng Hebrew writer, if you do not believe on the crucifixion of Jesus Christ, sabi, since they crucify again, ibig sabihin, kung hindi sila naniniwala dito, they will crucify again for themselves the Son of God, which is Jesus Christ, and put him to an open sin. Pinahiya nila yung ginawa ni Jesus Christ. Kaya nga, pinaka-basic na sin talaga is the sin of unbelief. If you do not believe on the finished work of Jesus Christ on the cross 2,000 years ago, wala nang second trip. Last trip na ito, Jesus Christ is the last trip. So, dito po ay pinapakita nila na, kung hindi kayo maniniwala, fall away. Ang ibig sabihin nito ng fall away, if you will not receive the salvation na offered that the finish, the gospel, that this is about the life and death of Jesus Christ, the work of Jesus Christ, when Jesus Christ is truly God and became man and one of us, you will not be saved. Kaya nga ang title dito ay, a different way of presenting the gospel to the Jews. Kasi ang mga Jews po ay, they are in the crossroad na, talaga ba totoo ba ito si Jesus Christ? Nakita na nila yan si Jesus Christ. Totoo ba ito? Or there is another Messiah, which is, yun ang inaalam ng mga Israel ngayon eh. Another Messiah. Ayon na kay Jesus Christ. Ang sabi ng author dito, if you fall away, if you do not believe on that, you will really be wala nang pag-asa because you will crucify again Jesus Christ. Kailangan naghingi ka ng another crucifixion, naghingi ka ng another way of salvation. This is the only way of salvation. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi sa Acts 4:12, salvation is found in no other, for there is no name under heaven given to men in which will be saved except the name of Jesus Christ. So, ang sabi dito, maski pa naranasan nyo ang mga Hudyo kayo, maski naranasan nyo pa yung pag-ibig ng Diyos, nung paano kayo iniligtas sa Ehipto, dinala kayo, pinadaan kayo sa Red Sea, binuksan yung Red Sea, dahil sa inyong katigasan, nag-ikot-ikot tayo ng 40 years doon sa wilderness, pero binigyan pa rin kayo ng pagkakataon ng God, na nakita niyo yung mga blessing, yung pillars of fire na nagbabantay sa inyo, pillars of cloud na nagbabantay sa inyo, at pinadaan kayo doon at pumunta kayo sa Kanaan, even if you have experienced that. But if you do not believe on Jesus Christ, wala nang pag-asa. Verse 7 to 8, napakagandang verse na simple but profound, sabi do. For the earth which drinks in the rain that often comes upon it and bears herbs useful for those by whom it is cultivated, receive blessings from God. But if it bears thorns and briars and it is rejected and near to being cursed, whose end is to be burned. Sabi niya, kinumpare niya dito, simple lang ito, sabi niya, katulad ng earth na umiinom sa mga drinks ng rain, kinumpare niya, at namumunga and being cultivated, receive blessings from God. Tapos yung mga hindi namumunga at nag-reject talaga, they are cursed and whose end is to burn. Ang sabi ng Hebrew dito, katulad ng earth na nag-receive mga plants, if you do not receive Jesus Christ, if you receive Jesus Christ, you will be blessed.
you will be blessed. But if you do not receive Jesus Christ, you are cursed and whose end is to be burned, and you will spend eternity in hell burning. So yun ang purpose ng ano dito na kailangan mo maniwala kay Jesus Christ, kasi nga nandun kayo sa crossroads, you died on Jesus Christ. Dive na, mag-dive na kayo doon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Dito sa huling ano natin, palagi kong ang sabi dito na He is encouraging us, believers. Kasi ang ano naman niya, believers naman talaga yun eh. Na encouraging talaga yun, na parang okay, huwag kayong ma-discourage. Parang ang example ko nga dito sa isang sermon ko na parang coach ito eh, sa halftime, pinapagalitan niya yung mga players niya, lalo na kung lamang yung kalaban, kasi nagdududa, hindi ginagamit yung kanilang kakayahan, pat sabi niya, we will win. Ito ngayon ang sasabihin natin. Binawi niya, although kayo nagdududa na si Jesus Christ talaga ang ating kaligtasan, huwag na kayo magduda. Pero ngayon, in-encourage niya. But beloved, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation. Marami pong mga things that accompany salvation. Love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, etc. That is the fruit of the Spirit. And we will be blessed. Nenda. Do we speak in this manner? Although pinapaalalahanan ko kayo na ang inyong kaligtasan ay kay Jesus Christ lamang, at minsan nagagalit ako, pero sabi niya, for God is not unjust to forget your work and labor of blood you have shown towards His name. Hindi makakalimutan ng God ang inyong mga ginawa. In that you have ministered to the saints and do minister. So yung mga ginawa doon sa mga saints, ang ibig sabihin ng mga saints, yung mga kapwa niyong mananampalataya, kasi sa Bible po ang saints ay mananampalataya. Yan. Do minister, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. So sabi niyo, okay, mawala ng pag-asa, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promise. Sabi niya, although ang ating kaligtasan ay secure yan, but I am telling you na huwag kayong mawala ng pag-asa at imitate those who have faith and patience inherit the promise. Sa atin po mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa, katulad ng mga Hebrews na talagang nandun lang sa kay Jesus Christ, nalilito lang sila. Kung mayroon pa pong nalilito dito na talagang nawawala ba itong aking kaligtasan? Hindi po nawawala ang ating kaligtasan, because it is secure by Jesus Christ. Jesus Christ, the Trinity is very efficient. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Father plans your salvation. God the Son executes or performs your salvation while here on earth. And God the Spirit appropriate or applied your salvation to your heart, and He resides on your heart. He is very efficient. What He promised, He will do. Kaya nga sa bandang dulo, hindi siya nagsisinungaling, at what He promised, He will do. So our salvation is secure. Bilang pagtatapos po, ang Hebrews 6 po ay, it is not about losing our salvation, but it is a different way of presenting in a different perspective that this Jesus Christ na ipinapakita ko sa inyo ay ito na yung pinaka-ultimate talaga natin na high priest, saka na high priest yan, ultimate natin na salvation natin. But if you do not believe on this, you will be damned. But if you believe on this, you will inherit salvation, lahat, and the promises na given din kay Abraham. So yun po, at dapat makita natin na the grace of God is sufficient. Bilang pagtatapos po, I will read Hebrews chapter 10, 26, kasi ito po din po yung nag-collaborate dito sa ating binabasa. Sabi dito, if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there is no longer remains a sacrifice for sin. Sabi na, if we sin willfully, ang ibig sabihin nito, kasi the Hebrew writer is directly addressing the sin of unbelief. If you sin unbelief, you will not believe talaga. Nandun na yung pinresenta na sa inyo si Jesus Christ.
You cannot be saved by your own works. You will be saved by Jesus Christ. If you sin willfully, you will reject that, the sin of unbelief. After we have received the knowledge of the truth, na ipinresent natin, knowledge of that, there is no longer remains a sacrifice for sin. Wala na pong remain na sacrifice of sin. And ibig sabihin nito, wala, hindi na makakaligtas yung mga bulls and blood of bulls and cows, because Jesus Christ already performed the ultimate sacrifice. At He already shed His blood, offered His blood. Siya yung lamb, siya yung high priest, at pumunta talaga siya doon sa totoong throne of God talaga. Inoffer yung kanyang sacrifice na blood niya, siya yung high priest, at talagang maliligtas siya. Kaya wala nang ibang sacrifice dito. Ano ngayon? But a fearful expectation of judgment. If you do not believe on Jesus Christ, you will really receive the fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Anyone who rejected Moses' laws dies without mercy on the testimony of three witnesses. Sabi na, kay Moses nga eh, hindi naniniwala, pinatay. How much more punishment do you suppose will be true worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which we have sanctified a common things, and insulted the spirit of grace? No? So sabi na, kung kay Moses nga, pinapatay, na hindi naniwala, how much more kung hindi ka maniniwala sa Son of God na nagbuhos ng kanyang dugo at nagbigay sa atin ng covenant, sanctified, common thing, and insulted the spirit of grace. You are insulting the spirit of grace, the very blasphemous thing, na if you really don't believe, yun ang parang unpardonable sin, that if you do not believe on the spirit that says that you will believe, you will be saved by Jesus Christ, wala nang pag-asa. Wala ka nang pag-asa. Wala na talagang pag-asa. So ang ating pag-asa, mga kapatid, ay the Hebrews 6 is a unique and different way of presenting the gospel. It is direct and fearful. Ang ibig sabihin nito, Jesus Christ is your only salvation. Believe on it, you will be blessed and have eternal life. Do not believe in it, you will be damned to damnation in the hell of fire. Ang pinaka-basic pa rin talaga dito, mga partners sa tennis and lahat na makikinig, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami ay nagpapasalamat na mayroon ka pong Bible na ibinigay sa amin upang makita talaga namin at saliksikin ang iyong mga salita. Salamat din po, Lord, sa banal na Espiritu nagbibigay sa amin ng unawa. Hindi namin ito kaya sa sariling pag-explain sa katalinuhan, hindi rin namin ito kaya sa aming sariling katalinuhan, ngunit ang banal po na Espiritu na nagbabago ng aming puso-isipan upang maintindihan ito. I-bless mo po, Lord, ang mga tao na makikinig, na sila din po, Lord, ay mananampalataya sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao na si Jesus, at ang aming salvation po ay galing sa God. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito. In Jesus' name, Amen. God bless po.